13 kabanata. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa dahil manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mapilad sa matinding init ng araw. Palibhasay, mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal na mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Makinig ang may pandinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at lalong magkakaroon. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila. Subalit pinagpala kayo, sapagkat nakakakita ang inyong mga mata, at nakakarinig ang inyong mga tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan. Subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili. At pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao,
Dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, "Hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga damo?" "Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo," sagot niya. "Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo, hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig." Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. "Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito." Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. "Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina." Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko ang mga bagay na inilihim mula pa ng likhain ang daigdig." Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." Sumagot si Jesus, "Ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. At ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel, natipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Makinig ang may pandinig. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagpili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapo naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Tuoy mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila.
at sinabi niya sa kanila. Kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Umalis si Jesus mula roon matapos niyang isalaysay ang mga talinghagang ito. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, "Saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan?" At siya'y hindi nila pinaniwalaan, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang isang propeta'y iginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan." At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Mateo, 4:4. Ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea, kaya't nasabi niya sa kanyang mga lingkod, "Si Juan na tagapagbautismo iyon! Siya'y muling nabuhay kaya't nakakagawa ng mga himala!" Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe, sapagkat sinasabi ni Juan kay Herodes, "Bawal na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid." Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak ng babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari, "Ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan na tagapagbautismo." Nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niya na ibigay sa dalaga ang hiningi nito. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ipinalita nila kay Jesus ang nangyari.